A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyuna Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sa mga ginigilu kong kapatid sa pananampalatayang Islam. At magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi o anumang oras meron kayo sa inyong kinalalagyan. Ang abanyo pong lingkod na si Brother Jafar ay nagbibigay pugay sa inyo kasama ang Walking Dawah, ang new channel namin sa YouTube. Alhamdulillah, ito po ay nagsishare sa inyo ng mga tula na Islamic poem. At ito po ay sariling kathaan natin at bilang contribution natin sa Dawah. At alhamdulillah, alam naman po natin na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa sa pinakamahusay tumula ng mga panahon na niya. So alhamdulillah, Rabbil Alamin. At tayo po ay nakabalik sa pagdadawa dito sa harap ng camera, alhamdulillah. So tayo po ay nasa room ng aking tiyahin. Kung nga papansin niyo po ay mga bulaklak ang nasa likodan natin. So ito po ay room ng tiyahin ko na ngayon ay nasa probinsya. So doon po kasi sa ating studio na maliit ay napakaingay dahil nasa gilid po ito ng kalye. So alhamdulillah, mabalik po tayo at tayo po ngayon ay magbibigay ng kaunting kaalaman sa pananampalatayang Islam, lalo't higit at tayo ay kababalik lamang. At muli, inaanyayahan ko po kayong mag-like at mag-subscribe sa channel natin, Walking Dawah. At sigurado po akong magugustuhan nyo ang mga tula doon, alhamdulillah. So mga ginigiliw na tagapakinig at tagapanood, punghayan po natin kung ano pa po ang ating pwedeng maiambag sa larangan ng Dawah dito sa Dawah On Duty. So kahit po tayo nasa bahay, magbigay po tayo ng kaunting dawa sa lalo't higit dun sa mga hindi pa yumayakap sa pananampalatayang Islam at ang lalo't higit yung aking mga kamag-anak na sumusuporta sa channel, ay nawa ay maunawaan nyo kung bakit nga ba si Jeffrey o Jaafar ay yumakap sa pananampalatayang Islam. Unang-una, sa pananampalatayang Islam, katulad ng mga nauna kong video, ay iisa lamang talaga ang tunay na Diyos. Pag sinabi mong isa, isa lang, hindi tatlo, hindi marami, no? Isa lamang po na natatangi at pangalan ang sinasambit at hindi po ito pantukoy na halimbawa ama, ito ay pantukoy. So ito ay na kaalaman ukol sa pananampalatayang Islam kahit sa maliit na oras na ating ibinibigay. So katulad ng sinabi ko, ang paborito kong topic, bakit nga ba napakasarap ang pakiramdam ng yumakap sa pananampalatayang Islam at ito ay iyong matutunan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kung iisipin po mga ginigiliw na kapatid sa pananampalatayang Islam, ay medyo matagal na rin po tayo sa pananampalatayang ito at ito po ay nasusukat nung ako po ay maghamon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, astagfirullah. Ito po yung naikukwento lamang. Dahil ang aking kwento ay bago ako mag-Muslim ay nahamon ko ang Allah Subhanahu wa Ta'ala kung ang aking asawa ay mga normal delivery ay ako po ay mag-Muslim. At subhanallah, kasi po yung una kong panganay na anak ay ipinanganak siya na eclampsia ang aking asawa. Na eclampsia, almost dalawa sila muntik nang mapahamak, nag 50-50. Pero alhamdulillah, alhamdulillah na sila ay nakaligtas. So isa po ito sa mga dahilan. Kaya yung anak ko pong si Jamila, kung ilan taon siya, ay ganun din ako katagal na Muslim. Alhamdulillah. At nung nagsimula din po noon, ay inaral din ng aking asawa ang Islam. At after 1.5 years, siya rin na yumakap sa pananampalatayang Islam. Allahu Akbar. So muli, nandito po tayo ngayon. At sa unang pambungad ko po ay maisip natin kung ano nga po ba ang ibig sabihin ng Islam. Ang Islam to po ay isang Arabikong salita na ang ibig sabihin ay submission to the will of only one God. So kung ikaw na hindi pa Muslim ay naniniwala sa kaisahan, halfway ka na doon sa pagiging Muslim mo. Dahil ang kulang na lamang sa iyo ay bigkasin mo na walang ibang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at propeta. At kapatid, ikaw ay Muslim na, subhanallah. Kung ikaw ay hindi pa yumayakap, napakadali po. So
Ito po yung isa sa mga dahilan kung bakit po ako nag-Muslim, ano? Dahil napakaraming sekta ng Kristyanismo ang akin napasok bago po nasumpungan o nasumpungan ako ng Islam. So, isa sa mga napakagandang katuruan ng Islam ay ang Tawheed. Kasi po, ang Tawheed ay nagtuturo ng kaisahan lamang niya kung paano siya kilalanin. At nakapaloob po dito yung La Ilaha Illallah. So, ano po ba yung La Ilaha Illallah? No? Yung La Ilaha Illallah ay may pitong kondisyon ito. At kung ito ay maisa sa puso mo at ikaw ay nag-Muslim, subhanallah, chances are napakahirap mo nang iligaw. Bakit? Kasi ang unang-una dito sa kondisyon ng La Ilaha Illallah ay ang al-ilm. Yung ibig sabihin ng ilm, ilmo sa salitang maranaw, ilmo raw, ilmo, eh ito ay kaalaman na dapat obligasyon ng bawat isang Muslim ay magsikhay ng kaalaman na taliwas sa mga kamangmangan. So pag ikaw ay may kaalaman, well, hindi ka na magiging mangmang sa iyong relihiyon. Ikalawa, yung tinatawag na yakin, al-yakin. So dahil ikaw ay may kaalaman na, nakakatiyak ka na na tama yung sinusunod mong relihiyon. Nataliwas naman ito sa pagdadalawang isip, no? Ang katiyakan, no? Yung doubt, mawawala yung doubt mo dahil ikaw ay nakakatiyak na, di ba? So dahil ikaw ay nakakatiyak na sa ikatlong kondisyon ay papasok yung al-kabul. So ang al-kabul, papasok na ngayon ang al-kabul. So dahil ikaw ay nakakatiyak na, ang al-kabul ay ang acceptance. Tatanggapin mo na siya dahil nakakatiyak ka na, tatanggapin mo na siya. Di ba? Tatanggapin mo na kung ano yung pinaniniwalaan mo. So ika-apat, ito papasok ang al-intihad. Kung saan nandito na isasabit mo na yung sarili mo, submission and obedience. So dahil sinabit mo na siya at ikaw ay sumusunod na dun sa kanyang katuruan, ito yung ika-apat, papasok yung ika-lima na tinatawag na as-sidik. Yung as-sidik, ito yung pagiging totoo mo na. Na habang sinusunod mo siya, dapat wala nang pagbabalat kayo. Ikaw ay mayroon ng katotohanan sa iyong mga ginagawa, natatakot ka ng gumawa ng hindi wala sa katotohanan. Dahil ikaw ay alam mo na, dahil may kaalaman ka na, tapos nakakatiyak ka na, tinanggap mo na siya, at ikaw ay nag-submit na at nagsumusunod na sa katuruan, then ikaw ngayon ay magiging makatotohanan na sa iyong paggawa. No? So ito naman ang taliwas dun sa pagiging pagbabalat kayo o kasinungalingan, dahil ikaw ay magiging totoo na. No? So alhamdulillah. So pagkatapos ng as-sidik, dahil ikaw ay nagiging makatotohanan sa iyong ginagawa, papasok na ngayon ang sinatawag na al-ikhlas. Yung ikhlas ka na sa sarili mo, yung sinseridad mo, sincero ka na sa iyong mga ginagawa. Ano? Hindi na ngayon magpapabanjing-banjing pa dahil ikaw ngayon ay sincere na sa pagiging Muslim mo. At tignan nyo ha, mga kapatid, ha, kung gaano kaganda na imalaman mo ang katotohanan, al-in. Diba? Nagkaroon ka ng kaalaman bago ka nakatiyak, bago mo siya tinanggap, bago mo siya nag-submit at ikaw ay nag-obey. Tapos bago ka naging truthful sa sarili mo at bago ka naging sincere. Syempre, pag lahat ng ito dinanas mo na, mamahalin mo na yung religion mo. No? Taliwas sa hatred. Na dati nating, at tingin ko lahat ng balik Islam ay dinanas ito. Yung pagiging, yung galit mo sa mga Muslim na naiisip mo, mga manluloko. Diba? Yung pag may balbas ay terorista, lalo na yung DVD, di ba? Ang napagkakamalan pa yung iba, minsan napagkakamalan yung mga Bombay, yung mga Muslim, no, they're not a Muslim. Hinduism po yung mga nakukuha, ang ano nila. Bawal po sa Islam ang 5-6. Sa as a matter of fact, ang 5-6 po ay higit pa sa pangangalo niya. 70 times po ang kaparusahan nito. Sumanan na 70 times sa pangangalunya.
Kaya masigit pa po ito. Tingnan nyo ha, kung gaano ka makatarungan ng Islam. Bakit naging 70 times? Kasi ang akala nyo, natulungan kayo, no? Pag nagpautang, meron siyang percentage, meron siyang... Pero araw-araw ko yung sisinginin, gaano kasakit yung araw-araw may kumakatok, araw-araw may nanghihingi ng bayad sa inyo. Hindi po ba? Tapos may term pa yun kung ilang buwan, ilang taon. Ang iba pa sa mga nala, kasintabi po kung sino man, lalo na sa mga kamag-anak ko, nagpa 5-6 sa mga nala, ako po ay nakikiusap sa inyo, itigil nyo na po yan. Mahigit pa po yan sa pangangalo niya. So ito yung 7 condition, no? Balik po tayo sa topic. 7 condition of la ilaha illallah. Nakakalimutang ipaliwanag ng mga daya, no? Dahil kaya nagmisan nagiging sakit ng ulo yung nagmuslim na. May mga nakikita mo, balik Christian daw sila. Subhanallahu billahi minash shaitonir rajim. Ilayo po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong humihina ang pananampalataya tapos bumabalik sa pagiging Kristiyano, no? So ilayo po tayo sa ganyang mga klaseng tao, no? At kung sakali man at maging mataas ang ating iman kung sila ay ating maharap at mabigyan natin sila ng karampatang payo, inshallah, Allahumma amin. Muli, gaano kasarap ang nasa Islam? Nakita na natin ano kung paano natin kikilalanin ang Allah subhanahu wa ta'ala. So alam niyo po ba, subhanallah, pag ikaw ay naging Muslim, ganito ang ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung babasahin natin sa banal na Quran ng isang aya, no? Sabi niya, "Man jaa bil hasana falahu ashru amtaliha wa man jaa bis sayyi'a fala yujza ila mitlaha wa hum wa yuzlamun." So ano ang ibig sabihin daw nito sa pinakamalapit na kahulugan? Sabi niya, isang magandang gawain lang daw. One good deed, no? Na ibigay mo. Ibigay mo lang sa na ayon sa katuruan ng Islam ay ibibigay sa iyo minimum reward of 10 times. Minimum, no? 10 times kasi Allah subhanahu wa ta'ala pag nagbigay yan, hindi isa agad ang reward. 10 ka agad nagsisimula hanggang sa 700 hanggang sa lumaki ito sa gusto niyang ibigay sa'yo. Umaapaw siksikliglig. Ganito siya magbigay ng biyaya. Pag nagustuhan niya yung ginawa mo, no? Tapos, sabi niya, pag ikaw naman daw ay nakagawa ng isang kasalanan, subhanallah, ay ibibilang lang to na isa. At kung ikaw ay nagbalik loob, nagsisi ka doon, ito hindi na ibibilang sa iyo at hindi na mali ang tingin niya doon. Subhanallah. At indinugtong niya pa, sabi niya, "Ila man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafirur rahim." So ano yung sinabi niya doon? Sabi niya sa pinakamalapit na kahulugan, ang sabi niya, mali sa mga nagkasala, maliban sa sila ay nagbalik loob at gumawa ng kabutihan na naaayon. Nagkamali ka na, no? Ikaw ay nagsisi at nagbalik loob. Sumanala, alam niyo ba yung ginawa niyong kamalian ay ibibilang niya pa sa kabutihan? Gano'ng maganda naman yung pananampalatayang Islam? Gano'ng kadakila ang Allah subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walang ganitong klaseng paliwanag. Subhanallah. Sa ibang pananampalataya, mag-isip ka lang ng hindi maganda, kasalanan na kagad. Pero dito sa Islam, once na ikaw ay nagtanlabanan mo, sabi nga sa isang hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakatatak sa t-shirt namin, "The greatest jihad is to battle your own soul, to fight the evil within yourself." Kasi araw-araw naman natin talaga kalaban ating sarili, subhanallah. Diba? Yun ang nangyayari sa atin araw-araw. Kaya nga kung itutuloy natin, subhanallah, maiisip natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala, dun tayo inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Sa kanya tayo nagmula, sa kanya rin tayo babalik.
sa kanya tayo nagmula at sa kanya rin tayo babalik. Diba? Subhanallah. Kaya nga ang sabi pa, dinagdag pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ تَبَى مِنْ بَدِي دُلْمِهِ وَأَسْلَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ. So anong pinakamalapit na kahulugan na ito? Sabi niya, kung sino man ang magbalik loob pagkatapos niyang magawa ng kasalanan, sa pinakamalapit na kahulugan nito, mga ginigiliw na kapatid ha, sabi niya, pagkatapos niyang magawa ng kasalanan at siya ay gumawa ng kabutihan dahil sa kanyang pagsunod at takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, katotohanan, he will be pardoned. He will be pardoned. At pagpatawad at pinakamaawain. Kaya kung mapapansin nyo, kahit naman Muslim o Kristiyano, sasabihin niya, o bakit yung mga Kristiyano mayaman, bakit naman yung Muslim may mahirap? Kasi nga, lahat ng nilalang niya, kinakawaan niya. Pero ang habag niya, mga kapatid, na, lalo tigit sa mga hindi pa yumayakap, ay para lamang doon sa mga tunay na mananampalataya. At mangyayari ito sa araw ng paghuhukom, sa Yawmul Qiyamah. Kaya sabi nga nila magkita-kita tayo sa finals kung talaga mo sino. Subhanallah. Kaya inshallah, patulad ng sinabi ko, at idagdag ko pa ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa anna ila rabbikal muntaha. So ang katunayan, sa kanya tayo ang greatest return natin ay sa kanya lamang. Kaya inshallah, sa maikling video na ito ay nabigyan kayo ng konting kaalaman. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfiru laha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dambin wa aqiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mga ginigilo na kapatid sa pananampalatayang Islam. At muli, ito po ang inyong abang lingkod, si Brother Jaafar. At sa inyo po na mga hindi pa Muslim, inaayayahan po namin kayong tuklasin ang Islam. At muli, subaybayan po natin ang Walking Dawah Channel, kung saan naglalabas din po kami ng mga original composition ng mga Islamic point. At huwag niyo pong kalimutan at pindutin ang notification bell para nang sa ganun updated po kayo sa aming mga lalabas na video. Kung nagustuhan niyo po ang aking pagsasalaysay na ito, ay inshallah, abangan niyo pa po ang mga susunod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.